Sa tingin ko po, mahalagang alamin muna natin ang pinaka-context ng passage na ito upang mas maunawaan natin ang kahulugan at kahalagahan ng mga talatang ating binasa. Always consider the context. I would remind my hermeneutics students sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos. And so let us consider the context. Ano po ang konteksto ng mga talatang ating binasa? Ang kwento po ng Exodo ay nagsimula sa kwento ng pagkaalipin. And I encourage you to always be mindful that the experience of Israel is a picture of our spiritual experience. We must all remember that we were once in bondage to sin. So larawan po ang karanasan ng bayang Israel ng karanasan natin sa larangang espiritual. So ito'y paalala sa atin. Muli, ang kwento ng Exodo ay nagsimula sa kwento ng pagkaalipin. Naalipin sa loob ng higit 400 taon ang bayang Israel. Sa loob na mahabang panahong yaon, sila'y naghihinagpis, sila'y humihibik, sila'y dumadaing sa Diyos. Dumating sila sa punto na sila ay pata, pagod, lubhang nabibigatan sa pagkaalipin na kanilang nararanasan. In the same manner that we came to the point that we got tired of sin, we had enough of sin. Ayaw na natin, we can no longer stand sin. Ayaw na natin na ang kasalanan ay maging Panginoon sa atin. Ayaw na natin na ang kasalanan ay makapangyari sa atin. Tayo, isang araw, you would remember, isang araw tayo ay umiyak sa Diyos, nagmakaawa sa Diyos, itakas mo ako, Panginoong Diyos, palayain mo ako, Panginoong Diyos, sa pagkaaliping ito. That was the physical condition of Israel. And that was our experience spiritually as well. Naranasan po nila ang tila walang katapusan at makabali gulugod na mga pasanin. Napagod po sila. Naging pata sila. Nawalan na po sila ng pag-asa. Kagaya rin natin, inakala natin na wala ng paraan na tayo ay hanguin pa at magbago pa, mabago pa sa ating pagkalubog sa kasalanan. Wala ng pag-asang magbago pa ako. Ako ay halinang halina, ako ay akit na akit sa kasalanan. Malungkot po ang kanilang kalagayan. Marahil po ang ilan sa kanila nagsimula ng magduda, nagsimula ng mag-alinlangan kung tunay ba ang mga kwento ng kanilang mga ninuno tungkol sa kadakilaan at katapatan ng Diyos ng Israel. Naalala ninyo kung paano inyong inoobserbahan ang mga nagpapakilalang mananampalataya nung panahong hindi ka pa mananampalataya? At naalala ninyo na nung panahon na yon, ikaw ay nakadarama ng pagkaingit. Bakit sila nakaranas ng gayong pagbabago? Bakit ako ay tila walang lakas, walang kapangyarihan, makaahon sa kasalanang ito? So there was a time that you felt so hopeless and helpless. May pag-asa pa ba ako
na makaahon sa pagkaaliping ito sa kasala. Ayaw ko na, pero ginagawa ko pa. Nandidiri na ako sa sarili ko, pero bakit nasisiyahan din ako? Dakilang Diyos, tulungan mo ako. And so, the nation Israel came to that point, a point of no return. God, unless you do something, we would die in bondage. We would die in misery. Subalit, mga kapatid, gaya ng alam natin, di natutulog ang Diyos. Sa takdang kapanahonan, tumugon siya sa kanilang mga pagmamakahawa. 400 years is a very, very long time. And so it is understandable that some of them may come to the point of hopelessness. Mamamatay na rin tayo sa pagkaliping ito. Ngunit hindi natutulog ang Diyos. I want to encourage you, do not give up on the people that you love who still do not know the Lord. Hindi natutulog ang Diyos. Amen? Do not give up on your unbelieving husband. Do not give up on your rebellious children. Do not give up on your hard-headed, on our hard-headed members. Do not give up. Dahil hindi natutulog ang Diyos. This God is able to save. This God is not only able to save, He is able to save to the uttermost. Kaya niyang magligtas at kaya niyang magligtas ng lubos. Kaya niyang magligtas ng buo. Kaya niyang magbago ng buhay. That's the kind of God that we worship even this morning. A God who is able. A God who can do anything. The only thing that this God cannot do is to fail. This God cannot fail. Amen? Di natutulog ang Diyos. Sa takdang kapanahunan, tumugon siya sa kanilang mga pagmamakaawa, nagpakilala siya kay Moses sa pamamagitan ng isang punong kahoy na di natutupok. Do you remember the story? Ganito po yan. Ipinaunawa sa atin sa Exodus 3:5-8. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Isingit ko, wherever God is, that place is holy. And if we believe that this God is now in our midst, well then, this place is holy. We are right now in the presence of a holy God. And let us act like we are in the presence of a holy and awesome God. Huwag ka lumapit, barin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita akong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako. Alam ko, narinig ko, bumaba ako. May ginagawa ako. Amen? Now, it may not be readily evident
to Israel, they were still in bondage. But God could hear them. God could see them. And God is doing something for them. Praise be to God. Hindi natutulog ang Diyos. Sabihin mo yan sa sarili mo. Bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nawawala ng loob? Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted within me? Hope thou in God. Do not give up. I will yet praise Him. My soul, I will yet praise Him. There is a sense of expectancy that this God would give me a reason to worship Him. Panginoon, alam ko, it's just a matter of time. You will cause me to experience your deliverance and I will praise you. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, upang ilabas sa Ehipto, ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Nais ko pong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na hindi lingid sa Diyos ang iyong mga hibik. Nalalaman niya ang iyong mabigat na dinadaanan at may mabuting dahilan siya. Higit sa lahat, mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. Sino ang Diyos? Yahweh po ang kanyang pangalan. Ang tapat sa tipan, walang hanggan, di nagbabagong, at presenteng Diyos. Hindi siya malayong Diyos. He is a God who is present. And because of that, if you are a believer, there would never be a time that you will be alone. Amen? Walang panahon, kung mananampalataya ka, walang panahon sa buhay mo na mag-iisa ka. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For thou art, you are with me. Amen? Mga byuda, walang panahon sa buhay mo na mag-iisa ka. Mga byudo, hanap ka na lang mapapangasawa. Walang panahon sa buhay mo na mag-iisa ka. Mga dalaga na di na masyadong kabataan, walang panahon sa buhay mo na mag-iisa ka. Ano man ang iyong kalagayan, walang panahon sa buhay mo na mag-iisa ka. Sapagkat siya'y laging presente. Nang tanungin po ni Moises ang Diyos, kung ano pangalan niya, ang tugon ng Panginoon ay ganito. Sa Exodus 3:14, Ako'y siya ko nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sa talatang 15 po, ito naman ang kanyang sinabi. O sa talatang 15, ang pangalang ako nga ay pinalitan niya ng Yahweh. Yahweh, therefore, is the name of God. And this Yahweh, ang Panginoong ito, ay iisa lamang na Diyos. Sabi po sa Deuteronomio, kabanatang 6, ang talata ay 4-5. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh.
ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Parang ganito lang po yun, by way of illustration. Enrique, maalala mo nawa na ang asawa mo ay iisa, si Marites. At sapagkat siya iisa, siya lang ang iibigin mo ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Does it make sense? Kung iisa, hindi mo nahahatiin ang pag-ibig mo, ang lakas mo, ang pag-iisip mo. Iise. Kaya nilinaw ng Panginoon. That's why, you know, He premised His command to love God with all of our heart and strength and mind to this very important truth that there is only one God. Dahil ang Panginoon ay isa lamang, walang iba maliban sa Kanya, wala siyang kompetensya, may karapatan siya sa ating buo at di mahahating pag-ibig at katapatan. Dapat nating maunawaan na lahat ng mga dakilang gawa na Kanyang ginawa para sa Kanyang bayan na nakasulat sa aklat na ito ay may layuning bigyan diin na siya, si Yahweh. Maliban sa Kanya, wala nang iba. Nang sila ay pinalaya sa pagkaalipin upang malaman ng bayang Israel, iisa lamang ang Panginoong may kakayahang gawin yun. Nang Kanyang hatiin ang dagat na pula upang sila ay makadaan, ginawa yun ng Panginoon upang idiin sa kanilang mga isip, iisa lang ako. I am the only one who is able to do that. Lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa buong aklat ng Eksodo ay may isang layunin. Makilala mo na siya ay iisa, wala ng ibang Diyos na kagaya niya. And so, our loyalty cannot be divided. Bawat salot na Kanyang ipinataw sa bayan ng Ehipto ay upang isa-isang tibagin ang mga misplaced loyalty ng mga tao. Pwede naman sa isang iglap palayain sila, hindi ba? Why did it take God 10 plagues para tuldukan niya ang maling pagkaunawa, may iba na may kakayahan maliban sa Kanya? No, there is no one. This God has no competition. Tatanungin kita, how about in your heart? Sa puso mo, ngayon, pwede mo bang sabihin with all honesty and with all sincerity, walang kakumpetensya ang Diyos na ito sa puso ko. Not my job, not my wife, not my dream, not anything. Mukhang marami sa atin ang kailangang magsagawa ng isang honest to goodness na paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa kabilang panig po, ang mga kamangha-manghang gawa na Kanyang ginawa para sa Kanyang bayan ay paanyaya na siya lamang ang dapat paglagakan ng buong tiwala. Ngayong nakita nyo na ang maaari kong magawa, why doubt? Why continue to doubt? Bakit hindi mo ilagak na buo ang iyong tiwala sa akin? Ito ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ito ang hamon. Every time na nagkukuli ka, sasamba ba ako o kailangan kong mag-review? Sasamba ba ako o kinakailangan kong mag-overtime? Sasamba ba ako? Oh, brethren, let us all be reminded
ako, si Yahweh, and I am the only source of everything. The only source of everything. Sabi ko nga, isang ugat lang sa batok ang katapat ng ating kayabangan. Marunong ako, kaya ko, mahusay ako. Who needs God when I can do anything? Isang ugat lang sa batok ang katapat nito. At magbabago na ang lahat sa atin. Yahweh ang kanyang pangalan. Iisa lamang si Yahweh. At ang Yahweh ito, ang Panginoong ito ay banal. Ang Panginoong ito ay nakapagsasarili. At ang Panginoong ito ay walang hanggan. This Yahweh is holy, self-sufficient, and eternal. Banal ang Diyos. Angat siya. Pag sinasabi ng Biblia na banal ang Diyos, ang ibig sabihin nun, angat siya sa iba. Angat siya sa lahat. Wala siyang kapantay. Angat siya sa sino mang iba. Sa ilubhang matuwid at mabuti. Kaya't saan man naroroon ang presensya ng Diyos, banal ang dakong iyon. Walang pangangailangan ng Diyos sa atin. Masakit sa tainga, mga kapatid, ang mga katagang aking sinabi. Pero iyan ang totoo. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Hindi dahil nandito ka, nadagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos. Because this God has been existing and enjoying His glory from eternity. Wala pa tayo, umiiral na ang Diyos. At maluwalhati na ang Diyos. Amen? From everlasting to everlasting, I am God. Before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth, even from everlasting to everlasting, thou art God. Hindi dahil ikaw yung pinaka madamdami ng panalangin, masasagot ang mga panalangin. Hindi dahil ikaw ang merong pinakamagandang tinig o pinakamahusay na pagtugtog o pinakamahusay na mga ngaral, nagiging maluwalhati ang pagsamba. No! Ang Diyos ay maluwalhati na to begin with. Yung samahan lang tayo ng Diyos, dito matagumpay na ang pagsamba. Pero kahit lahat ay ayos, pero wala ang Diyos, biko ang pagsamba. Every time na dumadalo ka sa pagsamba, ginagawan mo ng mabuti ang iyong sarili, hindi ang Diyos. God does not need anything from us. We cannot add anything to this God. Di tayo kailangan ng Diyos. Pero kailangan ko ang Diyos. Apart from Him, we cannot do anything. Apart from Him, in fact, we are what? Nothing. Zero. Amen? We are nothing. Or in the words of Isaiah chapter 40, we are less than nothing. Meron tayong CPA. Less than nothing. Negative zero. May utang pa tayo. Hindi lang wala tayo, may utang pa tayo sa Diyos. Wala pa ako, wala ka pa, di pa tayo lahat umiiral, ang Diyos umiiral na. Bakit? Walang hanggan kasi ang Diyos. Si Abraham ay pumanaw. Napansin po ninyo? Alin lang ang nagbabago at alin lang ang constant?
I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of Jacob. Bakit nagbabago? Pumapanaw. Namamatay. Pero alin ang constant? I am the God. I am the same God. I am the same God. Amen? Oh, mga kapatid. Mawawala na lahat ang mga akala mo ay siyang nagdadala ng kahulugan at katuturan sa buhay mo. Hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Huwag mo ko giiwa. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. Pwede kang mabuhay na wala ang kahit anong ibang bagay. Amen? Ano ang patunay? Handiyan ka pa. Sinusustinahan ka. Maaring nadadama mo na parang may kulang ka. Pero mabubuhay ka. And God is always there to meet our every valid need. Tandaan nyo yan. Nung si Adan ay natagpuan ng Panginoon na nag-iisa, sino nagsabi, it is not good for a man to be alone? Sino yun? Ang Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam ko ano talaga mong kailangan. Hindi ikaw ang magsasabi, kailangan ko to. Ask God, Lord, show me, guide me, enlighten me. Ito kadaling makahanap ng pangangailangan. Pumunta ka lang mamaya sa SM, marami ka ng kailangan na di mo naman kailangan kanina. Kaya ako, hinahawakan ko yung kamay ng asawa ko. Ba't mo ko hinahawakan? Para sweet. Tuturo ka na naman eh. No, she's not like that. I'm just using her. I'm just using that as an example. Dahil ang Diyos ay banal, dahil ang Diyos ay self-sufficient, dahil ang Diyos ay eternal, namatay na lahat. Siya nananatiling buhay. Dahil siya ay lahat ng iyan, this Lord, this Yahweh is worthy to be praised. Amen? Kaya ka nandito, kaya ako nandito, dahil dama ko at kinikilala ko, kinikilala nating lahat, Panginoon, kung utang namin lahat sa iyo, at kung ganyang kakadakila, gusto kong sambahin ka, gusto kong purihin ka, gusto kong sabihin sa iyo, maraming salamat. Ayaw kong i-message lang sa iyo yan. Ayaw kong i-text lang sa iyo yan. I want to be there together with your people and collectively we want to worship you. Amen. Kaya somehow again sa ko dun sa live stream. Kasi may tendency na ba't man ako pupunta ba doon? Kasayado pa sa pamasahe. De dito na lang. Unless that you are physically limited. I mean, it's perfectly okay. Pero maraming mga nagpapakilalang Kristiyano nakasamba na sa telebisyon eh. Ba't naman sasamba pa dito? Napakauusay ng mga ngaral na maaari mo makita somewhere else. The problem is, they do not know your personal needs. How can they shepherd you? Amen? Meron kayong pastor na nandito at kaya sa nilagay dito dahil alam ng Diyos kung ano kailangan nyo at kumporme sa pangailangan nyo, naglagay siya ng tamang pastor to meet those needs. Amen? Yung ibang nagsasalita dito, bisita lang. Your shepherd is the one that was appointed by God, ordained by God. Tandaan natin, lahat ng mga ngaral na bisita, kagwapo, kahusay magsalita.
Bakit? Noon nyo lang narinig eh. Nako, Pastor, blessed na blessed ako. Sa isang linggo, ikaw uli. Eh baka sabihin naman noong mga kapatiran sa ibang simbahan, doon ka na kaya? He is worthy to be praised. Ang aklat ng Exodo ay hindi isang aklat tungkol kay Moises. Di rin ito tungkol sa bayang Israel. In the same manner that your life and my life is not about us. It's about God. It's not about your story. It's about the story of God. It's about the purpose of God. It's about the goals of God. Amen? Itatanong ng bawat isa sa atin, itatanong ng guro, itatanong ng lawyer, itatanong ng pastor, itatanong ng bata, itatanong ng matanda, itatanong ng may ngipin, itatanong ng wala. Itatanong bawat isa, Panginoon, bakit mo nilikha ako ganito? At sa papaano kung paraan, madadalang ka ng kaluwalhatian? That's the question that we all ought to ask the Lord. Hindi yung kumpleto na plano mo. Ngayong tapos na ako ng CPA, edo paano? Ito na yung susunod kong gagawin, ito na yung susunod kong gagawin. Ngayong lawyer na ako, edo paano? Naalala mo ba nung panahon nagmamakaawa ka sa Diyos? Panginoon, ipasa mo ako. Kung kinakailangan kong mag-aalay ng itlong, mag-aalay ako. Maawa ka, Panginoon. Nung wala ka pang asawa, oh, Panginoon Diyos, magpadala ka. Wala nang bang iba? Next. Bakit nung nasa iyo na? Bakit dahil sa kayamanan ng awa at biyaya ng Diyos ibinigay sa iyo, nagpapalalo tayo? Eh paano? Talagang iba na yung gwapo. Gustuhin. Eh paano? Iba na yung matalino. Eh paano? Iba na yung. Paano na? Paano na yung pagiyak mo? Paano na yung pagmamakaawa mo? Where did that go? Oh, brethren, this God is the only one who is worthy to be praised. Meron twofold goal. Bakit ibinigay ang Exodo at ipinaranas ang lahat ng karanasan sa Exodo? Ang una, ayon na rin to sa pagkakasabi ng Panginoon sa aklat na ito. Ang una, nais ng Diyos makilala ng lahat siya, na siya ang Panginoon. Exodus 7:5, Exodus 7:17, Exodus 8:22, and so on and so forth. Yun ang una. Nais ng Diyos na makilala ng Israel na siya ang Panginoon. Kasi may through with your life. Bakit ka nabubuhay? Magtanong ka naman ng malalim-lalim. Hindi yung gusto kong makapasa, gusto kong makapag-asawa, gusto kong magbiyahe, gusto kong, I mean, yun na ba ang kahulugan ng buhay? How about this? Why do I exist? Why am I alive? Where did I come from? Where am I going? How about those questions? Those deeper questions. Tinatanong mo ba yan? Skin deep lang ba ang kahulugan ng buhay para sa iyo? Eh paano kung nawala na lahat yan? Ang ibig sabihin ba ng buhay eh, mapanatili mo lang ang malasot lamang kutis? Yun lang ba? Ang tiyakin mong kumpleto ang laman ng bank account mo? Yun lang ba? Oh, life is much, much deeper and more meaningful than that. Makilala ng lahat na siya si Yahweh. Pangalawa, upang kanila siyang paglingkuran at sambahin. Nagpapakilala siya para sambahin. Nagpapakilala siya para paglingkuran. Those are the twofold purpose or goal of God for Israel
as stated in Exodus. Upang kanila siyang paglingkuran at sambahin, Exodus 3:12, Exodus 4:23, etc. Sabi po sa Exodus 7:16, sabihin mo sa kanya ang ganito, pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Bakit sila itinakas sa pagkaalipin? Para sumamba. Bakit ka itinakas sa pagkaalipin ng kasalanan? Para sumamba. Si Yahweh, yung Yahweh marapat na papurihan at sambahin, ay isang tumutupad sa tipan o sumpaan na Diyos. Yahweh is a covenant-keeping God. Sabi ng Exodus 6, verses 6 to 8, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, paparusahan ko sila, at kayo'y palalayain ko mula sa pagkalipim. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos nyo. Makikilala ninyo ako si Yahweh at ang inyong Diyos ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupang ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Malinaw po sa mga talatang ito na pumapasok sa isang tipan o kasunduan ang Panginoon sa bayang Israel. May buong kapangyarihang ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila, kasabay nito ipinangako niya ang kanyang presensya na magiging kasama nila. Dinalaw niya ang kanyang bayan na may dalang kaligtasan mula sa tiyak na kamatayan at kapahamakan. Dinaig niya ang pinakamakapangyarihang si Faraon upang idiin. Walang ibang makapangyayari maliban sa kanya. Nang makipagtagpo ang Diyos sa bayan Israel sa bundok ng Sinai, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yahweh o ang Panginoon na nagpalaya sa kanila sa pagkaalipin. Yan ang simula ng Exodo kabanata 20. Ako si Yahweh. Ako ang nagligtas sa inyo. Ako ang nagpalaya sa inyo. That's the beginning of everything. Prior to that, we were lost. Prior to that, we were without hope. Prior to that, we were without God. But He delivered us. In due time, He redeemed us. That's why the song, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi mo ba naiisip? Sana kaya ako kung hindi ka nagpakilala sa akin. Nagtatanong ka ba? O kagaya tayo ng bayang Israel, buti pa sa Ehipto. Masagana ang pagkain. Siya nga. I mean, mukhang may amnesia itong bayang Israel. Di ba umiiyak sila? Di ba humihibik sila sa Diyos? Di ba nagmamakaawa sila? Dahil nahihirapan sila. Anong sila'y nabubusog? But that's what sin does to us. Ginagawa tayong makakalimutin. Mula dito, mga kapatid, sabi niya, alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto. At mula rooy, inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Deuteronomy chapter 5, verse 15. Napansin niyo ba yung connection? Dahil pinalaya kita, you were once slaves. Pero pinalaya kita,
naglaan ako ng araw ng pamamahinga. May layunin yun. Hindi basta nagtalagala ng isang araw. Mahalaga ang araw ng pamamahinga. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Yan ang sabi ng Exodus, Kabanatang 20, talatang 8. Lagi, hindi minsan, hindi pag naisipan lang, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang utos na laging tandaan ang araw ng pamamahinga ay higit pa sa simpleng huwag mong kalilimutan. Sa halip, ito ay malinaw na tagubilin na dapat itong gunitain o ipagdiwang. Ang araw ng pamamahinga ay araw ng pagsamba. Ang araw ng pamamahinga ay araw ng pagdiwang. This is a day of commemoration. This is a day of celebration. We celebrate something. Hindi lang yung present. Hindi lang yon. Hindi ito pagpapacheck lang ng attendance. Ibinigay sa kanila ang anim na araw, subalit ang ikapito ay sa Panginoon. Ang sabi, anim na araw kang nagtatrabaho, tapusin mo ang dapat gawin, subalit ang ikapitong araw para kay Yahweh na iyong Diyos. Do you even try? Do you even try to adjust your calendar so that you may be in the house of the Lord to celebrate, to worship, to commemorate His great work of redemption? Panahon din ito ng paggunita kung saan sila nanggaling. Ang sabi ng Deuteronomy, Kabanatang 5, talata ay 15, alalahanin mong naging aliping krin sa Ehipto. Mula rooy, inilabas kita sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Anim na araw ka, o anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng nasa mga ito, ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at tinilaan para sa akin. Isang araw para sa akin, ang sabi ng Exodus, Kabanatang 20, ang talata ay 11. Ibinalik ng Panginoon through Moses ang bayang Israel sa panahon ng paglikha. Kung akong Diyos, tinapos ang gawain at naglaan ng araw, tangi para sa akin. Ikaw pa ba? Sabi po ng Genesis 2:2-3, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw. Siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw. Itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang paglikha ng langit at lupa. Ang pagkapanginoon po ng Diyos ay nangangahulugan na nakumpleto niyang gawin ang kanyang sinimulan. Pag sinimulan ng Diyos, tinatapos niya. Pwede namang sa isang sigla o sa isang iglap, nilikha niya ang lahat ng mga bagay, subalit pinili niyang magbigay ng malinaw na mensahe sa kanyang mga nilalang, sa iyo, sa akin. May takdang panahon na dapat pagbulay-bulayan at ipagdiwang ang kadakilaan ng natapos na gawa ng Panginoon. Kung totoo ito sa panahon ng paglikha, anya, totoo rin ito sa panahon ng
pagliligtas ni Yahweh sa bayang Israel mula sa pagkaalipin. Ano ginawa ng Panginoon? Hindi naman napapagod ang Diyos, pero bakit siya na mahinga? Bakit siya huminto sa kanyang gawa? Dahil tapos na ang gawa, at ito ay panahon ng enjoying the beauty of His creation. Behold, everything is good. Now, the Lord is inviting you. In the same manner that the Lord was inviting the nation Israel, stop and begin to contemplate the beauty of what I did for you. The value, the greatness. Brethren, nagsasama-sama rin tayo sa araw na ito so that we may begin to... The Lord is giving us an opportunity, actually. The Lord is actually helping us, guiding us. Hey, this is a time for you to contemplate on what I have already done for you. This is an invitation from God to us. Inaanyayahan ka ng Diyos. Halika, huminto ka muna. You are no longer enjoying life, and you are no longer enjoying the meaning of life, the deeper meaning of life, and most of all, you are no longer enjoying me, the author and sustainer of life. Amen? Ang buti ng Diyos. Pwede namang kagaya sa panahon ng bayang Israel, lahat ng nagpatuloy sa gawa, pinatay. Pero narito tayo. Only because God is gracious. Only because God is full of mercy. Na para ipaunawa at tulungan tayong magkaroon, makumbinse na hindi kanya pababayaan, na it's perfectly okay for you to set this day for Him. Nais kong bumalik tayo sa dali, again, considering the context. Sa Exodus chapter 16, ito po yung unang pagkakataon na binanggit ng Panginoon sa bayang Israel ang konsepto ng Sabat. Yung pangalang Sabat sa Exodus 16 niya unang-unang binanggit. At ano ang context? I'm sure you are all aware of the story about manna. Amen? Na ang Diyos ay nag-provide sa kanila sa wilderness. Wala silang pagkukunan, Diyos lang. Naghihintay sila sa panahong ibubuhos ng Diyos ang provision niya. That's the context of Exodus 16. Let me read a portion of it. Verses 23 to 26. Ipinaliwanag naman ni Moses sa kanila. Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad na sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan. At iyay hindi nasira at hindi inuod. Sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ang araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Anim na araw kayong mamumulot niyan. Ngunit sa ikapito, sa araw ng pamahinga, wala kayong makukuha. Naglaan po ang Panginoon ng isang araw sa bawat linggo upang ituon ang kanyang bayan, ang kanilang pag-iisip tungo sa talagang pinagmumulan ng lahat ng kanilang tinatangkilik, ang Panginoon. Pero makikita natin kung paanong hayag ang nilabag ng ilan ang utos na ito. Sabi po ng talatang 27 ng Exodus 16 pa rin. Ngunit, ng ikapitong araw ng pamamahinga, araw na nakalaan para sa Diyos. Ngunit,
ng ikapitong araw, naroon, mayroong, meron pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Prior to that, yung ibang namulot ng sobra, nabulok, inuod. Yung mga wala nang inabutan, hindi pinagkulang. God, Yahweh, is our great provider. And to top this all up, sabi niya, nag-utos siya, magbukod kayo sa ng isang lalagyan, maglagay kayo ng certain number of mana. Ilalagay niyo yan sa isang bahagi ng inyong tahanan upang magsilbing paalala sa susunod na mga lahi that I am a faithful God. E ano pong ipinakikita ng mana? Bakit pinagbukod? Di ba yung mana hindi pwedeng i-store? Nabubulok nga eh. Pero bakit yun hindi nabubulok? At bakit kaunti? Ano po ang mensahe? Una, ako ang nagpaparami ng provision. Maaring kaunti yan sa inyong paningin. It's a memorial, you know, to help them remember He is able to provide for all your needs. Pangalawa, hindi nabubulok. Why? Because God is not only our great provider, He is also our great preserver. Amen? Pampitong taon na po na ako ay kidney transplant. Ang average, 4 years lang, nakakaproblema na ang isang kidney transplant. Bakit humigit sa 4 na taon? Because my God is my great provider, kidney, and my God is my great preserver. The same is true with each and every one of us. God is encouraging us. God is challenging us. Hey, put your trust on me. Let me sum this all up. I have prepared a sermon that is longer than I thought. But let me sum this all up, brethren. Nabigo po ang bayang Israel na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Malungkot, pero nabigo sila. Naging matigas ang kanilang ulo. Nagrebelde sila sa Diyos. At dahil dito, inalis ng Diyos ang araw ng pamahinga mula sa kanila. Very, very sad. You see, makikita mo yan sa Ezekiel chapter 20, verses 6 to 13, and Hosea chapter 2, verses 8 to 11. At ang pinaka naging huling pako sa kanilang kapin ay yung nagpasya ang bayang Israel to reject their very own Messiah. Ang sabi ng Panginoon, I will turn to another people. And you know who those people are? Us. Yaong mga kinawaan ng Diyos, yaong mga galing sa iba't ibang lahi, galing sa iba't ibang lengguwahe, dinalaw ng Diyos. At ang sabi niya, you were not my people, but you are now my people. And I will visit you, and I will create within you a new heart. A heart that is able to do what the nation Israel failed to do. That's the privilege that we have as the new covenant people of God. Sabi ng Diyos, this time, I will work within the hearts of my people. Hindi lang ako magbibigay ng utos,
kundi bibigyan ko sila ng kakayahang sundin ito. Aalisin ko ang pusong bato, papalitan ko ng pusong laman, at ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo. Oh, salamat, Panginoong Diyos. Kung ang inilagay mo lang sa harapan namin ay utos, pagkatapos iniwanan mo na, just like the nation Israel, we would miserably fail. But thank you, Lord, because you have visited us. You have enabled us. We are a people with a changed heart. Panginoon, di ko kaya. Salamat. Binibigyan mo ako ng kakayahan. At makapagpapatuloy ako only because of you. Ang araw ng pamamahinga is more than a day. Ang araw ng pamamahinga is a person and his name is Jesus Christ. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you Sabbath. I will give you rest. Kung nandito ka, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, sa buong buhay mo, nag-aakala kang magiging dapat ka sa kanyang mata because you have been good and you have been performing good works. Stop it. Because you would always find yourself falling short of the standard. And run to Christ. He is your only hope. Ginawa na niya ang hindi natin kayang gawin. And when you do that, siya po ay darating sa buhay natin as our Lord, our Yahweh. He would reign over us. He will guide us. With all gentleness, He would guide us. He would train us. And He would make us realize, oh my, I was glad when they said unto me, come to the house of the Lord. God bless you all.